What's for today, Mamshi? Aral muna tayo, di ba? WordPress. Sino sa inyo ang may experience na kahit basic sa WordPress? Sabi ni Jessica, basic lang using Elementor. Uy, pareho tayo! Elementor yung pinaka ginagamit ko kasi and yung ibang clients. Pero meron din yung mga clients na iba naman yung gamit nilang website builder. So right now, tayo po, mga ka-Homebase Kada, ay nasa loob ng WordPress. Okay, website ko po ito. So bago po kayo, kunwari, nag-a-apply kayo ng, kung kayo po, let's say, virtual assistant, naghahanap pa lang po kayo ng mga tools or mga skills na dapat yung malaman, isama nyo po ito. Kasi karamihan ng mga clients ay may sariling website at baka kailanganin nila ng tulong kapag gusto nila magpa-update ng kanilang page. Ayan, kanilang mga post. Ibig sabihin ng mga post yung mga, let's say, mga blogs or articles. Ganyan. May papalagay sa yung content sa website. So, kailangan at least meron kayong alam. Kahit hindi man sobrang mataas na knowledge, at least alam mo saan ba dapat ilagay yun, paano ba dapat ilagay yun, diba? Or kung magpapa-install ng mga apps, ng mga plugins sa inyo, at least alam nyo kung paano at kung saan. Okay? Bago natin ituloy ang video natin na ito, napansin ko lang na 72% ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. I will appreciate if you will subscribe now for more exciting videos. So, subscribe na! Tandaan niyo po mga ka-Homebase Kada, kapag ka kayo ay first time mag-a-access ng website ni client, tandaan ang kailangan niyo pong hingin sa inyong client. Pwedeng hingin niyo yung kanyang website link, yung parang admin access. And normally ganito yon. Normally ang hinihingi o ang binibigay ni client para ma-access mo ang kanyang website, yung back-end ha. Pag sinabing back-end, yung loob ng website. Yung kung saan dun magaganap yung pag-aayos, pag-set up, yung mga settings, yung mga pag-i-install, back-end yon, sa dashboard yon. As you can see, it says here, dashboard. Okay, lakihan natin. Ayan, nakikita nyo, dashboard. Okay? At ang aking hosting account is sa Bluehost. Okay? Bluehost yung parang doon ako bumili ng aking domain. Ayan, tandaan nyo, domain. Pag sinabing domain, yung aking website name. Ayan, no? Yung shinasantoshmd.com, doon ko yung binili sa Bluehost. Ngayon, kung meron kayong maalam pa kung saan mas mura, search na lang kayo yung mga best hosting company. Ganyan, best hosting site. Kung saan kayo makabili ng sarili nyo hosting. Just in case lang ma-discuss nyo ni client. Para lang alam nyo kung ano yon, yung difference ng kung ano yung hosting, ano yung domain, ganyan. So, ang akin ay Bluehost, tapos ang website ko ay shinasantoshmd.com. Ngayon, sasabihin mo kay client. Kunwari, ang scenario is sabi ni client, Shina, I need help in updating my blogs in my website. Ganyan. So, syempre, ang kailangan mo is ma-access yung loob ng kanyang website. So, maaaring kapag ka mababaw lang naman yung kailangan ng client, gusto lang naman niya magpa-update ng kanyang page or post, maaaring ang ibigay lang sa'yo ay hindi admin access, kundi mga user access or parang editor access. Pero maaari rin na, no, na magbigay na lang sa'yo ng, humingi na lang ng email address sa'yo yung client mo. Tapos, i-add ka na lang niya dito. Ayan. Ito yung karaniwan na ibibigay sa'yo na link. Kung website nyo, kunwari, ang website name ng client nyo is carforsale.com/wp-admin. wp-admin. Normally, ganyan yung binibigay sa akin. Tapos, hihingi niya yung email address mo. Kunwari, maganda, walang kukontra ha, kundi labas kayo sa Zoom. Maganda ako today at gmail.com. Kunwari, ganyan lang ha. Walang kukontra. Tapos, bibigay niya, hihingi niya sa email address. Tapos, sa yung password. Diba? Normally, may password. Either magpadala na lang siya sa'yo ng password or ikaw yung magsiset ng password. So, kapag nag-send siya sa'yo ng email, abangan mo kung saan yung email na pinadala mo. Abangan mo doon. Doon siya magsisend sa'yo ng normally, sinasabi sa email, please reset your password. Parang ganun. Or here's your password. So, something like that. So, makikita nyo na lang yan kapag nag-send ng invitation or access invite sa inyo yung client.
galing sa WordPress. So then, ito yung link na ibibigay sa'yo dapat ni client. Kasi ganito yan eh. Minsan kasi, yung mga client, naka-ready na pag sinend sa'yo yung access mo. Bibigay sa'yo yung link, yung email address, and even yung password. Normally, yung password at email address sa kanila, as in yung login nila mismo, yung binibigay sa'yo. Kaya ganon. Kaya kompleto. May link, may email, may password. Pero merong mga clients na syempre, maaaring hindi sila komportabling i-share sa'yo yung kanilang login, gagawa na lang sila ng login mo. So, if that happens, hihingi sila ng email address mo at ikaw ang magseset ng iyong password. Kunwari lang to guys, ha, yung sinalagay ko na yan, kunwari lang yan. Except sa log, ito. Kasi ito naman talaga to. Ito talaga yung link ko. So, moving on. Dito sa may bandang kaliwa, makikita nyo yung mga lugar kung saan pwede kayong, ito yung parang mga elements kung saan, parang mga folders, ganyan, kung saan nakalagay yung iba't ibang places sa loob ng website ni client, kung saan kayo mag-i-install ng mga plugins, kung saan kayo magse-setup, ayan, ito yan sa kaliwa. Ayan, ito yung dashboard, ito sidekick, actually hindi ko na matanda kung ano yung mga pinaglalagay ko sa website ko kasi may mga ibang tumulong din sa akin before, binigyan ko sila ng access sa website ko, so may mga in-install sila na hindi na ako pamilyar, so pwede kong tanggalin na lang din yan. Pero andyan na rin. So, hindi nyo kailangan kabisaduhin to, ha, kung ano yung mga nandyan. Kasi, iba-iba po ang laman ng mga website ng bawat client. Okay, hindi ko alam kung ginagaya nila yung iba. Baka maaaring may kapareho. Pero, may mga pagkakaiba. Kagaya nito, maaaring wala sila ng sidekit. Maaaring meron sila mga SEO na plugin. When we say plugin, para siyang apps. Kumbaga sa phone, di ba? Mag-i-install ka ng apps. Kung gusto mo ng pampapayat, maghahanap ka ng plugin or ng apps na para sa pampapayat. So, plugin naman yung dito sa element sa WordPress. So, ayan. Ito yung aking website builder, Elementor. Ito, ayan. Plugins. Okay. Papasukin din natin yan. Users. Okay. Ito, pasukin natin ngayon para alam nyo. So, ito yung users. Dito, ito yung sinasabi ko kanina na kung saan pwedeng mag-create yung inyong client ng inyong access. So, instead na ibigay nila yung sarili nilang login, mag-create sila ng user access. So, dito yan. So, ayan o. Kunwari, saan ba yung ano? Ito, sa taas. Nakita nyo, add new. Ayan, add new. Pag-click nyong ganyan, pag kunwari, ikaw, VA ka, may access ka na sa website ng client. Kung ikaw ang gagawa nito at sinabi sa inyo client. Gina, pwede mo bang create ng account yung isang member natin? Gawan mo siya ng, ayan, kunwari, isa siyang editor or admin access para kay si Sandy. Ganyan. So, pag ganyan, ito yung mga information na kailangan mo i-fill out. So, yung username, ikaw na maglalagay, required yan ha, nakalagay, required. Email address, first name, last name, website, wala naman kasing website yung tao, di ba? So, hindi naman siya sinabing required. Password, pwede ka mag generate na lang ng password, pwedeng itong password na lang na to. Pero syempre, the more na mahirap, mas maganda, mas secured yun. Tapos, send user notification. So, para alam niya na may matatanggap siyang email, okay, dun ipapadala. Tapos, kung anong role yung kailangan mo ibigay dun sa pagbibigyan mo ng access. So, kung si client ang gumagawa nito, ganito rin ang gagawin niya. And then, you will receive an email. So, if you're doing this for other person, other people, ito rin yung gagawin mo. Okay? So, that's another way of sending login. Tapos, add new user. So, kailangan kapag ka nag-send si client or ikaw nag-send sa ibang tao, dapat ma-check agad nung pagpapadan mo kasi ma-expire. Okay? Mabilis lang to. So, bago ka mag-send, make sure na online or nakakausap mo lang nung tao para alam niya agad, may aabangan siya dun sa kanyang email at ma-access niya agad, ma-set niya na agad. Yung kanina tignan natin yung back-end, yung dashboard, doon nagaganap na lahat, diba? Dito naman, ito yung tinatawag na front-end o yung harap ng website mo. Ang kainaman kasi, dito, ang kagandahan ng ginagamit ko is Elementor. So, kung ano yung nakikita nyo ngayon, kapag ka-inedit ko to, gamit ang Elementor real-time, ma-update din. Kumbaga ito. Ito na, what you see is what you get. Kapag ginamit ko Elementor, pag inedit ko, okay na. Yun na yun. Parang real-time siyang nag-update. Unlike before, na kapag walang Elementor, simpleng WordPress lang, walang design,
designer, medyo hindi maganda yung itsura niya. Parang very, very plain lang. Kunwari, ito, ito yun ah. Ito yung edit page. Yung edit page na to, wala tong Elementor. Wala siyang designer. Kaya edit page. Pag edit with Elementor, ito yung gumagamit tayo ng designer. So, maaaring iba yung designer ng client mo or website builder. Kung hindi kayo familiar, ask the client kung ano po ba yung ginagamit nyo na website builder or website designer. And then, kung hindi ka sure kung ano yung binanggit niya, example, sabi niya, DB Builder, hindi mo alam. That's the time i-Google mo kung paano. So, ito yung mga, ano, yung mga control yata tawag dito, kung saan pwede ka mag-ayos-ayos. Pero kapag ka kasi may builder na, dito ka na lang mag-ayos, mas madali. Parang drag and drop lang din yung pag-ayos. Kanina nadaanan natin yung user access. So, pages muna tayo. Papakita ko kung ano yung mga pages. Ito yung mga pages ko sa website. Ito. And kung makikita nyo siya, ito yan yung bawat ganyan. Ayan o, yung home, blogs, YouTube, portfolio. Yun ang mga pages ko. Okay? Yung mga tinatawag na tabs. Pero may kanya-kanya silang, may mga pages siya pag binuksan mo bawat isa. Kagaya nito. Ito yung page ko for blogs. At yung mga nasa loob ng page ko na blogs, na ito, yung ito yung may mga title na yan, yun ay aking mga posts. Ayan, ito yung pages. Ito yan o. Ayan, nakikita nyo ha? So pag sinabi ni client, paki-update mo nga yung aking page for blogs and gusto ko magdagdag ka pa ng post or ng blogs ko pa. Bagong article, bagong newsletter dun sa aking blog page. So, pag ganun, at meron siyang Elementor na builder or website builder, pasukin mo lang. Either you edit, depende sa kung ano yung ipapagawa sa yung changes. Pwede ka mag-edit with Elementor or ano, kung meron mga changes sa mismong page, ha? So, ayan, pasukin natin. Okay, so habang nag-aantay tayo mag-loading, tanong ni Ma'amshi Jessica, free po ba si Elementor, Ma'amshi? Actually, free siya. Nung binili ko siya, nung in-install ko siya, free siya. Pero, syempre, may mga bagay na kailangan mong bilin kay Elementor, i-upgrade mo, kagaya ng forms. Kasi yung form dyan, as you can see, mga nakapadlock yung iba. Ayan, yung mga tanging mga may pro plan lang ang makakagamit. Oh, di ba? Doon ako nang galing sa front end. Kasi kanina, dito ako galing. Tapos, nung pinuntahan ko, in-edit ko from the dashboard, ayaw niya ako papuntahin. Pero nung galing ako sa harap ng website at dun ako nag-edit with Elementor nung pag-click ko ng blogs, tapos nag-edit with Elementor ako, ayan, nakarating ako dito agad. Ito yung aking blog page. So, kung gusto ko maglagay ng post, dito rin yon. Ayan. Pero may iba pang way to add the post. Gamit din ng dito yung post. Ito, oh. Ayan. Ito naman yung mga post. Click natin, ha? So, ito yung mga post. Dito, pwede ako mag-create ng post. Diretso. Ayan. Add new. Diba kanina sa page, pwede ka mag-click ng add new din. Add new page. Dito, add new post. So, pwede ko siyang i-edit. Pwede ako maglagay ng post through the post section. Pwede rin ako mag-edit dito, diretso na. Ayan. Diba kanina, nasa front end nga tayo, dun ako nag-edit. So, maraming pwede kang strategy na gawin din. Huwag lang sana kayong malilito. So, ito, drag and drop lang to guys, yung mga nandito sa kaliwa, yung mga basic elements. So, Elementor tong tinutukoy ko, ha? Yung mga yan, o, ayan, drag and drop lang, kung saan mo gustong ilagay. So, ito, pasukin ko yung isang post, edit ko lang. Kung meron man akong i-edit sa mismong post, ayan. Hindi ko na ituturo lahat-lahat to kasi mahabang discussion talaga yan. Pero kung may mga ipapa-edit, ganyan. Pag may mga i-improve kayo sa loob niyan, nandito lang yan sa kaliwa. I-search nyo lang dito. Huwag kayo matakot gumalaw. Basta alam nyo kung yung mga changes na ginagawa nyo, ha? Pag hinide ko kasi to, ito na yung pinaka-front end. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na real-time siyang pwedeng mabago. Kung ano yung gusto mo makita sa front end, pagka ginalaw mo dito, mababago na siya agad. Kung pagpalit-palitin ko man to, ayusin ko yung title, bahin ko yung kulay, real time mababago siya. Unlike kapag walang builder na kailangan i-save mo pa, i-refresh mo pa, ipapublish mo pa, ganun yon. Okay? So, eto na. Kita nyo, may mga plus sign ha. Plus sign, ganyan. Kung may kukunin kayo dito, hold nyo lang yung mouse ha. Hold, drag, papunta doon. Huwag yung bibitawan. Ayan. Tap,
Dito, ang ginagawa ko is pwede ako maglagay ng image. So, kuha lang kayo ng image dito. Pag-click nyo dito. Hindi dito, ha? Hindi sa mismong dito. Dito sa kaliwa. Choose image. Pag-click nyo, kuha kayo ng pictures. Okay? So, kung meron na kayo mga pictures yan, let's say yung client mo, may mga pictures na sinabi sa'yo, oy, magandang Sheena, may picture na tayo dun sa lating media library. Folder yon kung saan nandun yung mga videos, pictures. Kumuha ka dun. Okay? Tapos, kung wala, mag-upload kayo. Kasi baka may magpadala sa'yo ng picture yung client, i-upload mo na lang. Tapos, saka mo i-assign. So, kunwari, itong magandang babae na to, pinili ko. Nakakainis kasi yan eh. O, ayan, kunwari, ayan o. Clinic ko, yung maganda na yan. Tapos, wala naman akong kailangan ilagay dito sa mga to kasi minsan may mga detalye, guys, ha, na merong ibibigay sa'yo. Sabihin sa'yo, oy, Sheena, lagyan mo ng caption, lagyan mo description, etc., etc. Dito yon, okay? Na-related dito sa picture. So, kapag ganun, o, insert media mo lang, tapos papasok na siya dyan. O, di ba, laki ang pangit. Ay, bakit pala? So, lilitan mo na lang. Ayan, o, litan mo lang yung size, di ba? O, gitna, kaliwa, kanan. O, nag-gets yun na. Ayan. So, lalagyan mo ng kumay link, custom URL. So, gusto mo, pag may nag-click ng picture na yan, may mapupuntahan silang link. Dyan yon. Guys, again, ang tinuturo ko ay gamit ang Elementor. Kung iba man yung kanilang website builder, explore nyo lang. So, tatanggalin ko lang dahil hindi ko na kailangan. Ito, nakita nyo yung X. Pak, pura. So, update. Okay? Pero kung wala ka namang ginawang changes, no need to update. Pero para safe lang, update. So, balik na ako. Labas na tayo dito sa post and page. Kaya alam nyo naman na yung idea. Okay, dito tayo. Appearance, plugins, users, tools, settings. Ayan, maging familiar kayo kasi yan, hindi niya nawawala. Kailangan alam nyo yan, guys. Ha? Kailangan alam nyo yung settings. Kasi dyan kayo syempre nagkakalikot ng kung ano-ano. So, ito, mga dagdag lang yan na plugin. Kagaya nyan, SEO, plugin yan. So, dito yung tinutukoy ko na plugins. Pag-click mo ng plugin, sabi niya, hoy, Everlyn, pwede ka ba mag-install? Kunwari, wala pa SEO na yan, ha? Sabi niya, pwede ka ba mag-install ng SEO plugin natin sa website. So, titingnan mo muna-una. Baka mamaya kasi meron na. Kung wala pa, punta ka sa plugins, tapos click mo yung installed plugins. O kaya yung add new. Kung talagang wala, napunta kayo sa add new. Pero dito naman kasi sa plugins, yung add new, ano yan, yung plugin sa clinic ko, meron pa rin namang way to add new sa taas. Kagaya ng page and post, di ba nasa taas? So, lagi naman nasa taas. Okay, so look up lang. Ayan, add new. Ayan, pero bago tayo mag-add new, dito sa may bandang baba, makikita mo yung mga plugins. Yung mga parang apps na meron na siya. Eto yan, okay? Huwag kang mag, grabe, ang dami niyang plugins. Okay, focus, guys. Focus. Kung ano lang yung kailangan ng client mo. So, ayan, eto yan. Dito ako nag-i-install ng mga kailangan ko. Nandito yung Elementor, kumuha ko, dito yan. Diba, dito mo alamin kung ano yung plugin na pinapahanap niya kung hindi ka sure. So, type mo lang dyan kung ini-install mo. Kunwari, Elementor. Dito yung mga existing, mga current plugin niya. At lumabas na meron na akong Elementor. Sabi, SEO. O, yan. O, meron na ako. So, meron na ako, Yoast SEO. So, kung wala pa, punta ka lang sa plugins and new. Okay? Add new. Click. Hindi yan nangangagat. Merong mga client na meron na silang pang-installer. O, di ba? Installer ng plugin. So, kapag ganun, bibigay na lang sa'yo. So, upload mo na lang. Pero kung wala, then you have to search for it. So, ayan. Search nyo lang yung plugin. Kunwari yung sinabi ko kanina, SEO. Siyempre, kailangan alam mo kung anong mismo yung hinahanap mo, yung pangalan. Kasi maraming SEO. So, verify mo. So, always ask. Okay? So, kapag use SEO, dapat dito nakalagay, kagaya nito, nakita nyo yung install now na button. Kung nakalagay install now, that means hindi pa siya installed. So, kailangan mong i-click yung install now. At kapag ka-installed na siya, dapat nakalagay na dyan active. That means kailangan mo lang siyang i-activate. Once you are those plugins for free. Guys, hindi lahat ng plugins ay free. So, itong Yoast SEO ko, free siya. Pero kung may mga kailangan nga ako, kailangan ko mag-upgrade. Pero may mga plugins na talagang kailangang bayaran. So, yun. So, na-gets yun na, ha? Alam nyo na kung paano yung plugins, paano mag-install. Tapos, kung meron kayong mga plugins na hindi na kailangan, then you just have to go back to plugins, install plugins, and i-delete mo lang yung hindi mo kailangan. Okay? Pero, syempre, kung sa client mo to ginagawa, huwag kang galaw ng galaw. Ask for their permission and let them know kung ano yung mga gagawin mo. Baka mamaya kasi may mabura ka, pak, masira ang website or magkagulo-gulo yung website, hindi nagkamali ka ng pagbubura or pag-deactivate.
ayun o, deactivate. Kunwari, ito, hindi ko kailangan, di-deactivate ko lang. But it doesn't mean nabuburahin ko siya. Ino-off ko lang siya at i-on ko siya kung kailan ko na lang kakailanganin. Same thing kung sa client mo ito gagawin. Okay?